gas sa sobrang bilis. Nakipagpukpukan ako sa 10-wheeler, tumakbo ng 300. So we are back again guys. So for today's video, pag-uusapan natin yung yung currenting motor na ginagamit ko, which is yung Honda Beat na carb. So almost 2 months o 2 months mahigit pa lang sa akin, pero 2010 version pa siya. So titingnan natin kung worth it pa siya bilhin ngayon 2021. So let's go. So ito siya guys. Pakita mo. Ito lang, harap. Andito bilhin. So as you can see, sobrang dumi niya. So lilinisin natin. Tapos pag-usapan natin yung mga kung goods po ba siya, ganun. So let's go. So simple lang naman ako maglinis. Kailangan lang natin ng joy. Pakita mo to. Joy saka sponge saka konting tubig. Tapos babasahin lang natin, tapos pupunasan lang nito. Ay, may tubig pa. Ito yung joy, baka hindi ako kita. So, ito yung joy guys. Pupunasan lang natin to. Para goods. So 2 months pa lang sa akin to. Pero 2010 pa siya na version. Kaya medyo matagal na rin. Pero ganda pa naman siya tumakbo. So napag top speed ko pa lang to ng sa mga nagtatanong 100, kasi may limiter siya. Meron siyang limiter. So sa ano daw yun, sabi ng mekaniko, sa ano nga tawag doon, sa may CDI. So doon kaya siya nagli-limiter. So papalitan natin yung para hindi nabibitin sa long run. Tara dito, bakita mo daw ito dito, labis mo. So nakikita nyo yan, puro crack na sa ato, nabasag. Hindi okay na to. Puro crack na, tas nabasag. Nabasag yun, sobrang bilis. Sobrang bilis ko. Sana ay pagpukuhan ako sa mga 10-wheeler, gano'n. Kaya nabasag. Nabasag siya. So, saan natin yung papalitan, hindi maalabas ngayon, pandemic. Maraming COVID. So displacement pala nito is 110 lang siya. Tapos carburetor. So hindi ko alam yung ibang specs nito. Kasi nga hindi ko naman inaalam. Pero yun niya. 110 lang to. Kaya goods na rin yung takbo na. Ay, ba't ba inuna ko yan? So unahin ko muna yung mga flaring para hindi madumi agad yung sabon. Ito. Unahin natin yung mga flarings para di dumumi agad yung sabon. So 2021, kung short ka sa budget, pwede pa naman to, kasi maganda pa na, depende sa may bibilan nyo kung matino siyang gumamit. Kasi yung iba balagbag talaga gumamit eh. Mabibili na lang to mga pagka mga hindi nakasetup, around 15 to 20k. Pero kung may budget ka naman, bumili ka na ng brand new na HI. Pero kung short ka sa budget, maganda pa tong Honda Beat na carb. Dito. You can see guys, naka organ sport na ako na to. Madulas ka dyan ha. Naka organ sport na ako na chicken pipe. Kasi nahuli yung open pipe ko. Kailan lang. Nahuli ng checkpoint. So, bawal kasi yun. Kaya nagpalit na ako ng chicken pipe. So, may sa recent video ko, pinakita ko kung paano palutongin yan, kasi luma na yung nabili ko. Kaya, nag-video ko paano palutongin para mas lumakas. Simple lang ang maglinis, hindi ako masyadong mabusisi. Natapos na tayo sa mga flarings. Fairings pala.
So, next na natin mga gulong sa makina. Pero babandawan ko muna. Ito guys, yung nagasgas sa sobrang bilis. Nakipagpukpukan ako sa 10-wheeler, tumakbo ng 300. Look lang. Nabasag siya sa ato. So pinakamalayong ride, hindi ko pa ito nailalayo. Pero nakapag, parang semi-long ride na rin sa Bungabon, sa Palayan, sa Tanawan, sa Asa. Yun, yung palang tatlo na yan, dinaanan namin. So goods din to sa long ride, naka Big Mags pa ito nun. Ngayon maliit na, pinalitan ko masyado mabigat. Usapang long ride, usapang ride, marami yung kasama eh. Shoutout kila Ashley, kila Vince, kila Scotty. Yan, mga kasama ko mag-ride. Malalakas ang motor yan, pero sisibakay ko lahat yan. Yung mga sinisibak ko, yung mga naka-Aerox, mga ganun gusto kong kasabayan. Tara dito, sa may harap. Ito guys, stock na mags lang to, pero yung gulong niya is quick na naka tubeless. Quick siya na tubeless. So wala tayong tagadihin kaya hindi ko maiangat yung harap. Pero ito yung favorite ko nililinis kasi maganda pag malinis yung mags. Naka big mags to dati eh. Nung nakuha ko, naka big. Pero kapang, hindi ko na, maganda rin naman pero hindi ko trip na malaki yung mags. Tapos nabibigatan yung motor. Wait lang, may di pa akong dilinis. Ganda magdinis ngayon kasi tag-araw. Hindi masyadong nadudumihan. Kasi pag tag-ulan, konting linis mo lang, madumi mo. Yan, so mags. Adi tayo sa likod na gulong. Ayan. So size ng gulong dito is 70x90. So ito lang yung katamtaman na size. Pero maliit siya kumbaga sa stock. Pero maganda rin. Maganda pang forma. Keng-keng! Hindi ko pa nabubuksan yung panggilid nito. Hindi ko alam kung anong bolay nakalagay, kung anong spray ko, stock pa ba. Pero sabi nung may-ari, stock pa daw. Kaya, kids pa naman humila. So, yung hila niya, yung top speed niya, sakto pa lang top speed ko dito is 100. Kasi nagkakaroon siya ng limiter. Pero yung arangkada niya, di naman nabibitin. Ang issue lang niya guys, medyo mahirap na siyang itono, yung carburetor. So, palitin yung carburetor niya. Dito na tayo guys sa makina. So ito dito ako pinanahihirapan magdinis eh. Ito nahihirapan ako tanggalin yung mga talagang nakapaan na dumi. So sa mga nakakaalam dyan na nanonood, comment nyo na lang kung ano magandang panlinis sa ganito. Para matanggal yung mga nanonood niyang putik o dumi. Tulad na ito, nahihirap na siyang linisin kasi matagal nang dumi yan eh. Kaya comment nyo na lang kung ano magandang panlinis dito. Para malinis ko din. Yung nakamahirap linisin, yung mga ganit ng loob. So, wala pa nga pala akong ginagamit dito sa mga pairings niya na pampakintab ganon. So, sabi kasi nila baka daw lumutong. Pero comment na lang kayo kung ano magandang panlinis dito. Para malaman natin kung ano ba bagay. Kung hindi lulutong yung bearings niya, no? Kasi sabi na iba lulutong daw, tas tao dumilalo. Stuck
tak. So yun James, matatapos na ako maglinis. Sabi sa inyo, sandit lang ako maglinis eh. Pero hindi ko maalis kasi yung specs. Kasi hindi ko abisado talaga yung specs nito. Alam ko lang 110. 110 siya, ganun. Tapos carb. So guys, tapos na tayo magsabon. So babalawan ko na lang ng buho. Para goods. So hey guys, tapos na tayo magbalaw. So next kong gagawin is pupunasan ko na siya ng toyong basahan. Wala kasi yung kanebo eh. So hindi makabili, hindi makapunta ng shop kasi marami pang COVID dito sa amin. So pupunasan muna natin siya ng toyong basahan. So guys, nakakita na tayong basahan. Ngayon pupunasan lang natin to. So kung i-rake ko to, nung dumating sa akin, nung nakuha namin, so i-rate ko to is 7 out of 10 kasi hindi pa siya ganun kaganda nun. Tapos sira ko yung shock niya nun, tapos malaki pa yung mats niya, so nabibigatan siya kaya nahihirapan humila. So ngayong napalitan ko na yung mats gulong pati yung shock sa itong handle grip kasi matigas siya nung une is 8.5 out of 10 sa kahit sa daily ano. Yung consumption naman niya sa gasolina, syempre mas malakas yung sa FI. Pero depende naman sa inyo kung patulad ko kayo na mahilig bumomba, eh malakas talaga ng konti. Pero pag sa long ride naman kasi mas tipid siya kumonsumo sa gas. Pagka long ride kasi diretso lang, pero pagka city driving o kaya pa dito lang, malakas kasi hinto, tas andar hinto, yun yung malakas makakonsumo ng gas. Pero all in all, goods lang naman yung gas niya, around 25 to 30 or 30 to hanggang 35 kilometer per liter. So yun, the gas consumption. Saan pa ba? So brakes niya okay pa rin naman, disc brake sa harap, tapos ay disc brake sa harap, tapos naka-drum sa likod. So hindi siya maganda yung tulad ng mga Aerox na sobrang bilis tapos bigla ka po full stop. So hindi niya kaya kasi nga hindi disc brake pareho, tapos hindi naman ganun ka good quality, hindi rito na kombi. Kaya maganda, malayo pa lang, bumibuelo ka na. Goods na goods. Guys, comment nyo kung anong magandang pangpunas dito sa pairings para yun yung mabibili ko. Yung hindi sana lumulutong yung mga pairings niya kasi. Tapos yung maganda sa color white kasi maganda pa naman. Ito lang may gas-gas. Yun lang nagpapangit. Saka sa mga kasama ko nagra-ride dyan, eh, i-condition nyo na yung motor nyo, Ashley. Dahil sisibakin ko na yan. Sisibakin ko na kayo. Susunod na rides natin. Nung una, pinagbigyan ko lang sila eh kasi, mabigat pa yung motor ko nun eh. Ngayon nyo ako subukan. Sibak sa akin yan. Kung ako sa'yo, dalin mo na yung X-Max nyo para may kasabayan ako sa daan. So guys, ayun, tapos na. So all in all, kung goods pa ba siya ngayong 2021, so kung short kayo sa budget, around 15 to 20k o 25, maganda pa tong bilhin, tong Honda Beat Carb. Pero kung may budget naman kayo, 30 up o 40, kung kaya nyo bumili brand nyo, mag-brand nyo na lang kayo ng FI. O kaya maganda rin yung MIUI o Honda Beat din na FI. So marami ng combi ngayon, so yun na labelin nyo kung may budget kayo. Pero kung short, maganda to. So yun lang, peace!